What's up mga ka-coffee? Welcome back sa aking channel. Ka-coffee, halimbawa ikaw po ay multi-millionaire o di kaya ikaw ay bilyonaryo. Saan mo itatago ang iyong pera? Yung iba nating ka-coffee ay binabalot nila yan sa sako at binabaon sa lupa, pero hindi po iyon yung tamang paraan. Para naman po kay Janet Lim Napoles, base po sa ilang testimonya ay nilalagay po ni Janet Lim Napoles yung kanyang cash sa bathtub. Dahil mahirap nga naman itago ang pera dahil mainit ito sa mata, no? Once na makita ito ay pag-iinteresan yan. Pwede yan manakaw. Kaya naman, inalam natin saan nga ba tinatago, saan inilalagak ng ating mga millionaire at ng ating mga billionaire yung kanilang mga pera. Ka-coffee, sabi ng Forbes, no, noong 2020 ay 2,095 katao lamang po yung ating mga billionaires. Since dollar po ang kanilang batayan, ibig sabihin po, meron lamang pong 2,095 katao na merong 48 billion pesos na halaga. Ganyan lang po sila kakaunti, 2,000 lamang po yung ating mga billionaires sa buong mundo. Of course, ka-coffee ay hindi nila ilalagay sa iisang sisidlan yung kanilang mga pera. Sabi nga, kung meron kang 10 itlog, ay huwag mo ilagay yan sa iisang tray. Paghiwa-hiwalayin mo po yan. Ang tawag natin dyan ay diversification. Yung atin pong mga billionaire, nilalagak po nila yung kanilang pera, kinakalat po nila yan sa stock market, sa real estate, sa trust fund, nagkakaroon sila ng mga business ventures, nagtatayo ng mga sariling negosyo, o di kaya bumibili ng mga negosyo, at ang natitira naman po ay winawaldas po nila yan sa mga mamahalin na bagay, gaya po ng mga collection, pagbili po ng mga mamahalin sasakyan, mga fashion items na napakamamahal po, at pamamasyal po sa mga high-end places. Marami sa ating ka-coffee ang iniisip kapag marami silang pera ay ilalagay nila lahat yan sa banko, sa savings account nila. Pero ang problema natin dyan ka-coffee ay limitado lamang po yung amount na kayang i-ensure ng banko. Kaya kung ikaw po ay billionaire, of course, hindi mo ilalagay yung pera mo sa banko na hindi naman kayang i-ensure ng banko na yon. Mahirap nga naman kung ito ay malugi, ikaw ay dehado dito, sayang naman yung pera mo ka-coffee. So ang key talaga dito ay diversification, ikalat mo yung pera mo. Una-una, ang pinaglalagyan po nila dyan ay ang stock market. Nilalagay nila yan sa magagandang kumpanya. For example po, ang pinaka-successful natin na investor sa buong mundo ay si Warren Buffett. So ang ginagawa niya, yung pera niya, ipinapasok niya po yan sa magagandang kumpanya. Tulad po ng ginawa niya sa Coca-Cola. Noon pong 1988 ay 63 billion pesos lamang po yung inilaan niyang pera para bilhin po yung kanyang shares sa Coca-Cola. Ngayon po ang value ng 63 billion pesos na yon ay tumataginting po na 872 billion pesos. So imagine ka-coffee, kung hindi niya ininvest yung pera na ito, obviously po ay hindi tutubo ng ganito kalaki yung pera na yon. Isang paraan pa ka-coffee kung hindi sila nag-i-invest sa kumpanya ay nagtatayo sila ng sarili nilang kumpanya. Halimbawa po ay wala silang mapusuan, wala silang makilates na kumpanya na paglalagakan ng kanilang pera, ay sila na mismo yung nagtatayo ng sarili nilang kumpanya. Halimbawa po si Elon Musk, itinayo niya po ang Tesla at ang SpaceX. Ganoon din po si Bezos, ang may-ari po ng Amazon. Yung iba naman nating billionaire ka-coffee, imbis na magtayo ng bagong kumpanya, ay bumibili na lang po sila ng mga negosyo. For example po, ang may-ari ng Facebook, si Mark Zuckerberg, ay binili niya po ang Instagram. Ganoon din po ang WhatsApp at napakarami pa pong iba. Ganoon din po ang ginawa ng Jollibee. Binili po nila ang Mang Inasal. Bali ngayon ka-coffee ay pag-aari na ng Jollibee Food Corporation Group of Companies ang Chowking, ang Greenwich, ang Red Ribbon, nandiyan din po yung Dunkin' Donuts, Burger King, at ito nga yung Mang Inasal. At once ka-coffee na nakapag-invest ka na sa stock market at meron ka na mga business ventures, pero marami pa rin pong pera ang natitira sa'yo. So ang ginagawa po ng ilan nating bilyonaryo dyan, yung ating mga mayayaman po, ay ipinapasok po nila yan sa trust fund. Ibig sabihin po, ipinagkakatiwala nila yung kanilang assets, yung kanilang properties, yung kanilang pera sa trustee. Na siya namang nagmamanage ng mga assets na iyon na ipinagkatiwala mo. Nagsiset din po sila ng arrangement para po halimbawa kung hindi mo na kaya o di kaya ikaw ay mamatay, may tinutukoy ka ng beneficiary ng iyong mga ari-arian. Trust fund po yung tawag natin dyan. Definitely ka-coffee ay hindi nilalagay ng ating mga milyonaryo at ng ating mga bilyonaryo sa isang savings account ang kanilang mga ari-arian. Isa pa pong paraan na ginagawa ng ating mga billionaires, ng ating mga millionaires, ay ang pagkakaroon po ng offshore account. Ibig sabihin po ay nag-o-open po sila ng bank account sa ibang bansa. Inilalagay po nila yung kanilang pera sa international bank account. Common dito ka-coffee, tinatago nila yung pera nila sa mga Swiss bank, no? Sikat na sikat itong Switzerland ka-coffee dahil sa kanilang privacy laws. Actually, yung ilan nating mga mayayaman dito sa Pilipinas, lalo na po kung galing sa Nakaw,
yung yaman na yon ay dyan nila inilalagay dahil nga may mga privacy laws dyan sa Switzerland. For instance, Kakofi, noong mga nakaraang taon ay may mga accounts sa mga Swiss bank na hindi naka-attach kung kanino yon, hindi naka-attach yung pangalan o yung may-ari ng account na yon. So ganoon po kahigpit yung kanilang privacy laws. Pero lately, Kakofi, nabalitaan natin na binago na po nila ito. Iba pa pong pinaglalagyan ng pera ng ating mga billionaire ay ang real estate. Gaya po ng ginagawa ng ating dating senador na si Senator Manny Villar, siya po ang pinakamayaman dito sa Pilipinas. Bakit po sa real estate? Kasi nga raw po, ito po ay safe investment. Less daw po yung risk kung ikukumpara natin sa stock market. Sabi nga nila, mas mahirap daw pong manakaw ang bahay kesa sa wallet na puno ng cash. At panghuli, Kakofi, yung pinaglalaanan ng ating mga billionaire, no, ay ang pagbili po sa mga mamahaling bagay, yung mga collection items po. Halimbawa po, mga mamahaling sasakyan, paintings, ari-arian. At ang iba po dito ay nawawaldas po ito sa mga mamahaling na bagay. Halimbawa po, ang pamamasyal sa mga highly exclusive places, no. Pag-attend po sa mga mamahaling events at napakarami pa pong iba. Sa bagay, marami po silang wawaldasin. Isang malaking tanong din, Kakofi, ay papaano nga ba binabayaran ng ating mga bilyonaryo? For example po, meron silang gustong bilhin. Papaano nila binabayaran yan? Sa pamamagitan ba ng cash? Narito po ang sagot. Si Bill Gates, for example, noong tinanong siya kung magkano yung cash niya sa wallet, ang sagot niya ay $100 lamang po. Almost 5,000 pesos lang, Kakofi, yung cash na nasa wallet ni Bill Gates. One time daw kasi ay may nagsabi sa kanya na kung pwede daw makahingi ng $1 million sa kanya. Ang sabi ni Bill Gates, kung wala kang cash na dala, ay hindi mo siya mabibigyan. Valid nga naman, Kakofi, no? Imbis na cash ang dala-dala ng ating mga billionaire, ay meron po sila mga debit card. For sure, Kakofi, ay napakalaki ng amount na nakapaloob dito sa debit card. Halimbawa po, kakain sila sa mamahalin na restaurants, ay debit card po yung ginagamit nilang pambayad. At kung malaki naman po in case yung kanilang babayaran, ay sa pamamagitan po iyan ng wire transfer. Pero take note, Kakofi, kung ikaw naman ay bilyonaryo, ay hindi naman ikaw personally yung nagbabayad sa mga items na gusto mo. Kaya nga meron kang mga assistant, sila na po ang nag-aasikaso ng mga yan. Kung natanong mo na sa sarili mo, Kakofi, kung ang atin bang mga bilyonaryo ay meron ding credit card? Of course, Kakofi, taliwas po sa alam ng iba na walang credit card ang mga bilyonaryo, meron po. Halimbawa po sa Amerika, meron silang tinatawag na ultra-exclusive credit card. Imagine, exclusive na ultra pa. Ito yung elite credit card program. Once na meron ka nitong credit card, Kakofi, ay napakarami pong special treatment ang naghihintay sa inyo. At luxury talaga ang hatid ng credit card na ito. At napakaraming bonuses din po ang naghihintay sa cardholder. Ito po yung tinatawag nilang American Express Centurion Black Card. Right? American Express Centurion Black Card. Hindi ka basta-basta makakapag-apply nito, Kakofi, kasi ito ay by invitation. Ibig sabihin po ay ino-offer po ito ng kumpanya sa mga billionaires. Bakit tinawag itong ultra-exclusive? Papaano ba naman, Kakofi, ang kanilang initiation fee? Once po na i-open nyo yung account na yan, ay kailangan mo na agad magbayad ng $10,000. Kung i-convert natin yan sa peso, Kakofi, ay tumataginting na 480,000 pesos po yung kailangan nyong bayaran. Again, para lamang po yan sa initiation fee. Wala ka pa pong nabibili o nauutang na items dyan. Halos kalahating milyon na po. Imagine, napakamahal. At bukod dyan, meron ding annual fee, no, para ma-maintain nyo po yung card na yan. At magkano po yung annual fee nila? Tumataginting po na $5,000. Naku, napakamahal. Imagine, 242,000 pesos po yung annual fee. Kumbaga, maintenance lamang po ito para mapanatili sa'yo yung card na yan. Again, wala ka pang binibili dito, pero mahigit 700,000 pesos na po yung nailalabas mo sa loob lamang ng isang taon. Yan po yung tinatawag nating American Express Centurion Black Card. Ang tanong, Kakofi, kung ikaw po ay bilyonaryo o kahit multi-millionaire lamang po dito sa Pilipinas, saan mo itatago ang iyong pera? I-comment nyo lang po dyan sa ating comment section para malaman po ng ating mga kababayan kung saan nyo po ilalagak yung inyong cash, yung inyong milyon-milyon. Alright, Kakofi, bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo sa ating masugid na manunood. Patuloy po sila nagko-comment sa ating mga videos. Dika Ramirez de Paor, shoutout sa iyo, ma'am. Super Dad, at sa mga taga Zamboanga del Sur, naku, maraming salamat po sa panonood nyo dyan sa Zamboanga. At kay Sar Liboon, maraming salamat po. Kay Edison Calvin, masipag din mag-comment ito at magsubaybay. Si Edison Calvin, shoutout sa iyo, Edison. Kay Eds TV KSA, maraming salamat. Kay Ma'am Virgie Alcaparas, maraming salamat, Ma'am Virgie. Ganon din po kay Jesse Montor. Kay Boss Yao, Boss, thank you. Kay Carl Ritome, maraming salamat po. At panghuli po, kay Reese Cattle. Maraming salamat po sa patuloy
napanonood ng ating videos. Kakoffee, kung kayo din po ay gusto nyo magpa-shoutout, no, i-comment nyo lang po dyan sa ating comment section at gagawin po natin yan sa ating mga future episodes. Samantala, kung meron kayong story suggestion na may gusto kayong topic na ating pag-usapan, ganoon din po ang gawin nyo, ay comment nyo lang po dyan at hahanapin po natin yung mga datos na yan. At once na nahanap natin yung Kakoffee, ay abangan nyo po yan sa ating future episodes. Kung bago lang po kayo sa akin channel, ako po si Kakoffee, gumagawa tayo ng mga educational materials. Pinag-uusapan po natin yung sahod ng ating mga kapwa manggagawa. Kaya naman, kung ganyang klase po ng content ang gusto nyo, pakiclick lang po yung subscribe at yung notification icon, Kakoffee, yan yung nakikita nyo po sa baba. Para Kakoffee, updated ka once na meron tayong bagong videos. Magkita-kita po ulit tayo sa ating susunod na episodes. Paalam po sa inyo, bye-bye!